Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Chapter 2. Nakaalis na si Jegs ng mansyon ng mga montanya, ay iniisip pa rin niya ang mga sinasabi ni Ryan. Kung gusto mong makilalang mabuti si Ate Sheila, gumawa ka ng paraan. At huwag mong lisanin ang bahay na ito. Seryosong bulong nito. Ano ka ba? Hayun nga at hindi na makapaghintay ang amo mo na mapalayas ako. Huwag kang mag-alala. Siguradong babalik ako rito. Aniya at bahagya pang ginulo ang buhok nito. Seryoso ako, Kuya Jegs. Hindi ka na makapapasok pa sa bahay na ito sa susunod na pagbalik mo. O kaya naman, ay hindi mo na kami maaabutan pa rito. Pag-isipan mong mabuti ito kung gusto mo talagang mapalapit sa kanya. Tumingin pa ito sa paligid na parabang sinisiguro na walang ibang nakikinig sa usapan nila. Naputol ang pag-uusap nila dahil sa tawag ng kanyang mama. Gusto sana niya si Sheila ang makausap para sa personal na sabihin nito ang mga napiling paintings ng mama niya. Pero si Manang Aida lang ang humarap sa kanya. Bakit parang nasa loob pa lang siya ng bahay na yon ay iniiwasan na siya ni Sheila? Imposibleng mahiyain ito dahil parang wala iyon sa karakter nito. Walang nagawang itinuro na lamang niya kay Manang Aida ang 5 paintings na ipinarireserba ng mama niya. Sinabi ni Manang Aida na si Sheila na lang daw ang bahalang magsabi sa agent nito na tungkol sa reservation nila at doon na rin malalaman kung magkano ang mga yon. Hindi pa siya gaanong nakalalayo sa bahay ni Sheila nang itigil niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Dahil baka mabangga siya nang wala sa oras. Dahil iniisip niya kung paano kagustong makilala nito. Maganda ito pero marami rin namang magandang babae na naghahabol sa kanya sa Maynila. Piliin niyang bumalik sa bahay ni Sheila. Ang sabi ng mama niya, mabilis daw siyang magkagusto sa isang babae at nagmamadali siya sa larangan ng pag-ibig. Palagi pa nga niyang idinideklara sa pamilya niya na in love siya. May 2 siyang kapatid na babae na mas matanda sa kanya. At magkakatulong silang 3 sa pagpapalakad sa construction business nila. His family owned woodwork, one of the biggest and well-known hardware stores in the country. Sa dami ng trabaho niya, ay talagang isinisingit pa niya ang pakikipag-date para lamang hindi isipin ng mga nakarelasyon niya na wala siyang panahon sa mga ito. He was a born charmer and romantic. Bilang bunso at solong anak na lalaki, ay busog na busog siya sa pangaral na huwag siyang manloloko ng babae. Pero kabaligtaran ng sinasabi ng mga ito ang madalas na nangyayari. Minsan iniisip niya kung ano ba ang kulang sa kanya. Bakit hindi maisip ng mga babaeng minahal niya na seryoso siya sa larangan ng pag-ibig? Upang sa bandang huli ay iwan siya ng mga ito para sa ibang lalaki. Ngayon lang niya pinag-isipan kung tama bang payagan niya ang sariling mahulog ang loob niya sa isang partikular na babae. Para bang natatakot siyang walang kahihinatnan ang ibinibigay niyang effort kung sakaling bumalik siya at siya lamang ang nasaktan sa huli. Biglang lumitaw sa isip niya ang magandang mukha ni Sheila at hindi nagpaawat ang puso niya sa pagpapakitang gilas. Sa pamamagitan ng mabilis na pagtibok niyon, wala pa yatang isang oras na nakasama niya ang dalaga, pero parang mahika ito
dahil kahit wala namang magandang ipinakikita ito sa kanya, ay tila may parte ng pagkatao niya ang nagsasabing tama ang daan na tinatahak ng puso niya. Kung tuluyan siyang aalis ng bayan na iyon, ay baka habang buhay niyang pagsisihan. Dahil hindi malalaman ang dahilan ng kalungkutan na napabanaag niya sa mga mata ni Sheila at kung ano ang pinagdadaanan nito. Bahala na si Batman. Napapitlag si Sheila nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Nakatayo siya sa harap ng isa sa limang paintings na sinasabi sa kanya ni Manang Aida na napili raw ng mama ni Jegs. Isang linggo pa bago dadalhin ang mga yon sa Maynila. Dahil may isa pang tinatapos na paintings, iniisip niya kung tama bang lumipat na silang muli ng lugar ng titirhan dahil iniisip niyang baka hindi lang si Jegs ang nakakaalam sa kinaroroonan niya. Hindi lingid sa kalaman niyang marami ang naghahanap sa kanya. Ayon na rin sa kaibigan niyang si Yuri na tumatayong agent din niya, gusto ng mga ito na makilala siya pero hindi niya yon pwedeng gawin dahil siguradong hindi matatapos sa paglantad niya sa publiko ang lahat. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Jegs ang koneksyon ni Napara, Alena at Lara. Pero nagpasalamat siya na nangako itong hindi nito ipagkakalat sa iba ang mga impormasyong iyon. There was something about him that made her trust his word. Nakakunot ang noo na tinungo niya ang pinto. Sa hindi malamang dahilan, ay hindi na niya kinuha pa ang shotgun niya at dire-diretso nang binuksan ang pinto upang alamin kung sino na naman ang "What are you doing here again?" Dismayadong tanong niya kay Jegs. "May nakalimutan ka ba?" Nagkamot ito sa batok at sa wari ay biglang nahiya sa kanya. Hindi tamang makaramdam siya ng kahit na anong sa lalaki ngayon lang niya nakilala. Pero hindi niya naiwasang humanga kay Jegs. Dahil parang walang anuman dito ang presensya ng mga kasama niya sa bahay. Alam niyang nagsisimulang katakutan ang bahay nila noong panahon na lumipat siya roon. Kasama ang mga ito. The townspeople thought they were strange people dahil hindi sila nakikisalamuha at lumalabas. Madalas din ay kinatatakutan pa ng ibang tao ang mga kasambahay niya. Pero si Jegs ay hindi nagpakita ng pagkatakot o pandidiri kina Ryan, Egay at Mimi. Nagulat ito noong una pero wala pa yatang 10 minuto itong nakapapasok sa tahanan niya ay kabiruan na agad niya si Egay. "Ah, hindi kasi makalampas yung sasakyan ko. May natumba kasing malaking puno. Baka pwedeng makitulog ako." Anito at bahagya pang ipinasok ang ulo papasok sa bahay. Parang biglang sumakit ang ulo niya sa sinabi nito. "Hindi pwede. Humanap ka na lang ng ibang bahay na matutuluyan mo." Tanggi niya at magaan na tinutukan ang ulo nito na nakapasok upang maisara ang pinto. Pinanlakihan siya nito ng mga mata at parang hindi makapaniwalang balak talaga niya itong pagsarhan ng pinto. "Hindi naman ako masamang tao. Kahit itanong mo pa sa mama ko, kung gusto mo, tawagan mo pa siya." Anito at dali-daling iniabot sa kanya ang cellphone nito. Lihim siyang napangiti sa sinabi nito. She already knew that Jegs was affectionate when it came to his mother. She found him amusing because it was really out of his character. Dumayo pa ito sa malayong lugar para lamang paluguran ang ina nito. "It's not about your being a bad person. Talaga lang hindi ka pwede ditong mag-stay ng overnight. Mas makabubuti para sa'yo na humanap ng ibang matutulugan. Kuha mo," aniya at tuluyan nang isinara ang pinto. Kasi hodang maipit ang ulo nito.
maawa ka naman. Hindi ako pwedeng matulog sa kotse ko. Tapos ang lamig pa rito. Sheila! Iyaw nito at bahagya pang binayo ang pinto. Napalingon siya nang may marinig na nagbubulungan sa likuran niya. Nakatayo roon ang lahat ng mga kasambahay niya at napaungos na lamang siya nang makita na nagpapaunawang tingin ni Manang Aida. What? Alam ninyong hindi siya pwede rito. Naiinis na paliwanag niya kay Manang Aida. Pero isang gabi lang naman, iha. Wala naman sigurong magiging problema. Kawawa naman yung tao kung hahayaan natin siya sa labas. At isa pa, kliyente mo ang mama niya. Ano na lang ang sasabihin o iisipin niya kung malalaman niyang pinatulog mo sa labas ng bahay ang anak niya? Nangungonsensya ang wika ni Manang Aida. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero lahat ng mga kasama niya sa bahay ay binibigyan siya ng tingin na parabang nagsasabing pumayag na siya. At napakasama niya kung hahayaan niya ang binata na matulog sa labas. Ginayuma ba ng mga ito ang lalaki? Wala pa rin tigil ang pagmamakaawa sa labas. Natampal na lamang niya ang noo. She decided that they were going to move out once she was done with her last paintings. She opened the door again. Thanks, goodness. Akala ko, just for a night. Seryosong sabi niya at binalingan si Manang Aida na hindi niya alam kung bakit natutuwa gayong itong dapat ang sumuporta sa kanya. Alam ninyo ang consequence dito. Give him a spare room. Aniya at umaktong aalis na. Sheila, malambing na tawag ni Jeg sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at nilingon ito. What? Salamat. Nakangiting wika nito. Ah, dapat ay hindi niya ito nilingon pa. Dahil parang pumitik na kung ano sa dibdib niya nang makita ang mukha nito na puno ng kasiyahan. Ilang taon din siyang nagtagumpay na umiwas sa lalaking tulad nito at hindi ito sisira sa nasimula niya. Kailangan niyang maging maingat. Isang gabi lang tong mananatili sa buhay niya. She just nodded at him, then left immediately. Ang galing mo, Kuya Jegs! Ngayon ko napatunayan na bagay talaga kayo ni Ate Sheila. Mabuti at bumalik ka. Nakangiting wika ni Ryan kay Jegs habang buhat niya ito patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Inutusan ni Manang Aida na ihatid siya sa kwartong gagamitin niya. Noong una ay tumanggi itong magpabuhat sa kanya dahil sanay naman daw itong umakyat sa hagdan. Pero dahil parang siya ang nahihirapan sa pag-akyat nito sa hagdan, walang sabi-sabing binuhat na niya ito. He was amazed that even though some of them had disability, they were treated equally in Sheila's house. Ewan ko ba kung bakit nagpadala ako sa mga sinabi mo kanina. Mukhang lalo lang akong nababadshot kay Sheila. Naiiling na sabi niya. Matagal ka na ba rito? Ha? Mga 3 taon na rin mula nang pulutin ako ni Ate Sheila sa kalsada. Muntik na kasi akong mabangga noon ni Manong Ato. Dahil nahimatay ako sa gitna ng kalsada. Kung hindi dahil kay Ate Sheila, baka palaboy pa rin ako at nilalait ng mga tao. Anito na parang inaalala pa ang pangyayaring iyon sa isip nito. Si Ate Egay, kasabay ko rin siya halos ng inampon. Nauna lang ako ng 1 buwan. Si Ate Mimi naman, mga 8 taon ang kasama ni Ate Sheila. Naisyon. Pero dahil nga nagkaroon ng pinsala ang mukha niya, hindi siya matanggap sa trabaho. Kinuha siya ni Ate Sheila para kay
Tumigil ito sa pagsasalita at tumingin sa kanya. Para kay, tanong niya at ibinaba na ito nang makarating sila sa second floor. Para kay naman ang Aida, masasakitin na kasi sila. Matagal na silang kasama ni Ate Sheila. Naglilingkod na sila sa pamilya Montanya mula pa noon. Napakunot ang noon niya nang tumigil na naman ito sa pagkukwento. Si Ryan, may gusto ka bang sabihin sa akin? Curious na tanong niya. Alam niyang may mga detalye itong hindi sinasabi sa kanya tungkol kay Sheila. At hanga siya sa loyalty nito sa dalaga dahil bigla itong tumitigil kapag ka may nababanggit ito na kung anong tungkol sa amo. Yun nga lamang siya ang nabibitin. Lumood siya sa harap nito at tinitignan ito ng mataman. Wala Kuya Jegs, halika na at ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Anito at hinila ang kamay niya. Napailing na lamang siya at walang nagawang tumayo na mula sa pagkakaluhod. May anim na kwarto ang ikalawang palapag, ayon kay Ryan. Tama ang hula niya na may third floor ang bahay dahil may isa pang hagdan doon. Pasigzag ang pagkakatayo niyon. Binililan siya nito na huwag daw siyang magtatangkang umakyat doon dahil iyon daw ang nagsisilbing santuario ni Sheila kapag ka nagpipinta ito. Baka raw tuluyan na siyang barilin ng dalaga kapag ka nakita siya nito roon. Parang bigla na naman siyang kinilabutan sa hindi niya malamang kadahilanan habang binabagtas nila ang mahabang pasilyo. Masasabi namang normal na ikalawang palapag lamang yon ng isang bahay. Dim ang lighting sa pasilyo niya pero nakakabingi ang katahimikan. Walang makikita ang kahit isang painting na nakasabit doon na ipinagpapasalamat niya dahil baka lalo siyang mapraning sa tema ng mga ipinipinta ni Sheila. Binuksan ni Ryan ang pangatlong pinto mula sa hagdan at sinabing iyon ang magiging kwarto niya. It was a simple yet spacious room with a shade of blue. Kahit halatang walang gumagamit sa kwartong pinagdalhan nito sa kanya ay malinis yun. Pati na ang makapkapal na kurtinang nakasabit. May kama sa gitna at may telebisyon doon. May isang pinturin na sa tingin niya ay banyo. Teka, saan kayo natutulog ni Manang Aida? Tanong niya na tuluyan na siyang makapasok sa kwarto. Ah, sa ibaba. May mga kwarto ron. Baka hindi mo lang napansin kanina. Si Ate Sheila lang at Ate Mimi ang may kwarto rito sa second floor. Yung pinakadulo ang kay Ate Sheila at yung malapit sa hagdan ang kay Ate Mimi. Sige na, magpahinga ka na. Anito at akmang tatalikod na pero sa wari ay may naalala dahil bumaling ito muli sa kanya. Kuya Jegs, matulog ka na ng maaga ha. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng kwarto mo kapag kahating gabi na. Ayaw ni Ate Sheila na pakalat-kalat pa kapag ka 10 oras na ng gabi. Seryosong sabi nito bago isinara ang pinto. Naiwan siyang nagtataka sa sinabi ni Ryan. Pero nagkibit-balikat na lamang siya at tinawagan ang kanyang mama. Hello anak, nasaan ka na? Bungad agad ng mama niya mula sa kabilang linya. Nandito pa rin ako, ma. Sa Tanay Rizal. Hindi nga pala ako agad makakauwi riyan. Pakisabi na lamang kina ate. Anong nangyari? Naaksidente ka ba, Jegs? Biglang, nalangka pa ng pag-alala ang boses nito. Okay lang ako, ma. Huwag kayong mag-alala, ma. Nahanap ko na siya. Nakangising pagbabalita ni Yarito. Sinong nahanap mo, iho? Tanong nito na para lalong kinabahan sa sinabi niya.
Alam nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil madalas na ganon ang senaryo nila kapag ka nagsasabi siya na in love siyang muli. Mukhang in denial na ang mama niya at ayaw nang i-entertain ang mga sasabihin niya. Ma, I'm in love. Nakangiting pagpapasabog niya ng bomba. Natahimik ito sa kabilang linya. Are you still there, mother? Tanong niya at humiga sa kama. Nagulat pa siya ng maramdamang napakalabot niyon. Anak, umuwi ka na. Baka nagkakamali ka lang sa nararamdaman mo. Nag-aalalang sabi nito. Matanda na po ako, ma. Alam ko na kung ano ang totoo sa hindi. Ayaw niyo bang malaman kung kanino ako na love at first sight ngayon? Dali, hulaan mo, ma. Tigilan mo nga ako sa mga kalokohan mo. Diego Valdez, fine. Malaki ka na nga. Pero sino ba ang palaging nagmumukmo kapag ka naiiwan ng girlfriend? Huwag kang magdadrama sa amin kapag ka na broken-hearted ka na naman diyan. Sermon ito sa kanya. Sino naman ang bago mong kinalolokohan this time? Nahuhulaan na niyang namumula ang mestisang mukha ng mama niya sa inis sa kanya. At siguradong bukas din ay naikwento na nito sa mga kapatid at ama niya ang sitwasyon na naman niya. Minsan ay iniisip niya kung nakabubuti ba sa kanya ang pagkakaroon ng close na pamilya. Wala kasing ginawa ang mga ito kundi ang mag-alala sa kanya kahit matanda na siya at pwede nang magpakalat ng lahi nila dahil siya ang bunso. Nadala na ang pagiging protective hanggang sa pagtanda niya. She is Para's mother, your favorite painter right now. Her real name is Sheila Montaña. She is single and is living alone with her house helper. Alena is her deceased mother and according to her, Lara isn't come back. But it's okay. Kahit hindi ko nakilala si Lara, I'm still thankful for meeting Sheila. Mabuti na lang pala at kinulit mo akong pumunta rito. Dahil kung hindi, baka nawalan ka ng future daughter-in-law. Isn't the great? Masayang pagkikwento niya. Are you sure it's her? Oh my goodness. Well, it's not bad to have a famous daughter-in-law as a new member of our family. Is she beautiful, iho? Parang tinurukan ng energy booster ang mama niya sa nalaman. She is the most beautiful woman I've ever met. Mabait siya sa mga kasama niya rito. At syempre, talented pa. Nagpapasalamat ako at pinakawalan ako ng mga ex ko dahil all along pala ay nandito lang sa Tanay Rizal ang destiny ko. What do you think, ma? Tanong niya. Pagbuntong hininga ang sagot ng mama niya sa kabilang linya. At dito na po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!